Hello mga sir, nabalik sa video na ito. Tuturuan ko kung paano maglagay ng digital speedometer sa Honda TMX Alpha 125. So ito yung current na niya, speedometer. So gagawin natin siyang digital speedometer. Nabalik yung first step, patanggay natin yung lumang digital. Tapos bubuksan natin yung taklob ng headlight para ma-access natin yung mga wiring niya. So bali nilista ko yung color coding ng digital speedometer para mas madali nating mahanap sa wiring ng motor. So dito muna tayo mag-start sa mga wiring ng motor. So bali tinanggal ko na yung ano niya sa socket. So isa-isa natin yung mga wire. ilagay ulit natin sa socket para malinis tingnan. So first natin hanapin yung sa gear indicator niya. Ayan, marahin yung 1, 2, 3, 4, 5 na signal. Puro siya light blue na may mga guhit na kulay. So first natin yung light green na may guhit na white. So yan yung first gear ng motor. So yun mga sir, na bali yung next natin hanapin is yung light green na may stripe na brown. So sa yung second gear ng motor. So yun mga sir, na bali habang hihintay kayo, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-like ang aking YouTube channel. Yan, tapos yung panghuli natin hanapin is yung light green na may stripe na green. So yun yung tresera o third gear ng motor. So sunod-sunod lang natin sa socket para pagkabit natin mamaya ng mga wire ng digital speedometer, madali natin matitrace. So ayan, marayan yung tatlo, first, second, at third. And then next is yung light green na may stripe na yellow. So yan yung kwarta o fourth gear ng motor. So isaksak ulit natin. And then hanapin natin yung panlima. So yung kinta. Yan yung light green na may stripe na black. Yan yung fifth gear ng motor. So ayan mga sir, bali okay na tayo sa ano, wire ng sa motor. So focus naman tayo sa wire ng digital speedometer. So ayusin muna natin para pagkabit ay mas madali. So ito mga sir yung wire ng digital niya. So hanapin natin yung first hanggang fifth gear na wire. Tapos ayo connect natin dun sa wire ng sa motor. Yung ginawa natin ngayon ng socket. So ito yung kadugtong ng socket. Diyan natin itutusok yung wire ng sa digital. So yung kulay pink ng digital wire, yan yung first gear ng sa digital. So ikunin natin sa first gear ng wire ng motor. So naka organize naman yung ano niya. Connect na lang natin doon.
So ayan, bali connected na siya. So yung second gear ang hanapin nating wire. So ayan yung red na may stripe na blue. So, yung second gear. And then yung black na may stripe na green. So yan yung pang third gear. So connect natin sa pangatlong slot. And then yung yellow na may stripe na red. So yan yung fourth. And yung kwarta, connect natin sa kwarta ng sa motor. And then yung yellow na may stripe na white, yan yung kinta, yan yung hip. Yan, bali ako na yung wire ng gear natin. So next natin yung ibang wire. So which is mas madali na kasi color coding na siya. So first natin yung red wire ng digital. So sa kukunik natin sa red wire ng motor, sa pwede sa direct sa battery, pwede sa ano, sa may susian, merong kulay pula doon, doon yun na ikabit. Bali dugtuan ko ng wire kasi kapos siya, maiksi yung wire ng ano, hindi siya abot doon sa ignition switch. Kailangan naka-direct sa battery kasi para yung oras niya sa digital hindi magbabago pag sinusian mo. Yun pa rin ang oras, hindi siya mag-back to zero. So yung purpose niya, kulay pula niya. Yan, bali dito natin yung ikabit sa may ignition switch. So yung kulay pula sa ignition switch, naka-direct sa ano yan, naka-recto sa positive yung battery. So hindi natin itatap yung kulay red ng digital. So yan mga sir, nabanoy ako na yung red wire natin na connect na. So proceed na tayo sa ibang wire. So ayan, bali meron pang anim na wire na natitira, anim na wire ng motor. So yan yung lang hanapin. So yung light blue at saka orange ng motor, yan yung sa signal light sa flasher. So i-connect natin sa socket ulit para mas malinis tingnan. So yung orange yan yung sa left, then yung light blue sa right na signal light. So same color din lang sa wire ng digital, light blue at orange. Yan yung pang signal light niya rin. So doon na rin i-connect.
So yan ako lang sa pleasure natin. Pag-alexa natin yung next natin yung kulay black ng digital. So sa black rin natin yung kabit sa motor, so yung sa accessories wire doon natin ilagay yung black. So black to black din lang siya. And then next natin yung green wire ng digital. So yan yung negative. So sa green din ang motor natin yung kabit sa negative. Green, and then meron ding green ang motor na wire. So doon natin yung connect din siya. So negative yan. Yan, bali next natin is yung light green na may stripe na red ng motor. So yan yung neutral. Neutral siya. So ligyan natin sa socket. Yan, tapos hanapin natin yung neutral ng sa digital. So yung neutral lang sa digital ay green na may stripe na red. So yan yung sa wire lang sa neutral ng digital. So doon natin yung connect sa neutral din ng motor. So next natin is yung kulay blue ng digital. So connect din natin sa kulay blue ng motor. So yan yung high beam ng side light. So i-direct lang natin kasi wala na tayong walang socket. I-direct natin yan yung connection nila. So blue wire ng motor.
So next na natin yung green na may stripe na blue ng digital. So yan yung RPM. Bali, i-connect natin siya sa kulay yellow na may stripe na green ng motor. So yan din yung RPM ng motor. So dyan natin i-connect yung dalawa. Bali, direct na rin natin kasi wala na tayong socket. Ayan, bali, okay na. So lagyan natin ng tape para siguradong hindi mag-short. Bali, ang kurenteng na dala dyan ay negative. Ayan, bali, ang last wire natin is yung blue na may stripe na white ng digital. So yan yung fuel gauge. So since walang gas gauge yung TMX, bali, kukonect na natin sa negative supply. So pwede sa body ground, pwede sa green wire ng motor. Kasi pag hindi natin kinabit yan, magbiblink-blink yung gas indicator ng digital natin. So kaya kailangan may supply siya ng negative para naka-fix. So bali, lagi nang naka-full tank yung display niya. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on. So yun mga sir, nabali ako na yung wiring natin. Meron na lang isang socket na may tatlong wire na natitira sa digital. So yan yung sa sensor niya, sensor ng speedometer. So may kasama siyang sensor magnet. Usually sa disc brake niya ilagay yan. So since walang disc brake ang TMX, gigawang ko na ng paraan. And then yung isang wire ng motor, so yan yung dating ilaw ng sa speedometer niya. So kahit wag na natin ibalik yan, okay lang. So takluban natin ng i-tape na lang natin para hindi siya makaano kasi positive yung supply niya. Yan yung nagpailaw dati sa speedometer niya. So
So okay na natin yung wiring natin mga sir, no mali. Doon naman tayo mag-focus sa sensor magnet. So yun yung sa may gulong banda. Ayan, bali ito yung ginawa kong diskarte. So ayun yung speedometer sensor. Dapat magtatama yan doon para mag-reading siya. And then mag-iwan sa display. Yung sa display sana madali lang kasi bukasan nyo lang. Okay na. So ito ginawa ko ng paraan para gumana yung sensor natin. So yun mga sir, naman i-testing natin kung gagana nga. So ayan. So yung gas laging full tank. Ayan, alauna bali i-adjust natin yung oras kasi 3:30 na yata eh. Ayan, ako na yung oras natin, na-set na. So, neutral, okay. Then yung gear indicator. Gumagana naman, 1, 2, 3. Ayan, hanggang 5. So, pagbalik niya. 2, 1, and then neutral. So, okay. And then signal light, so right, so left, gumagana rin. And then yung high beam, okay. And then RPM, start na rin. Ayan, ayan na siya. And then yung backlight, pwede kayong mag-select kung anong gusto niyong kulay. So, itong kulay naman yan.